Hindi po ito alam ng karamihan. Kaya gusto ko pong ibahagi sa inyo. So please listen to the story about this man, Elpidio Quirino. At na-in-love si Elpidio Quirino kay Alicia Siquia. Dahil siya po ay 16 years old, si Quirino po ay 30 years old. At dito po sa ermita, doon nakatira ang Quirino family. Natamaan po ng bomba ang kanilang bahay. Sunog ito at nasa din. So everyone, may have your attention. Lapit po kayo saglit dito at tingnan natin ang larawan ni President Quirino at ng kanyang asawang si Alicia Siquia. Yan ang kanilang wedding photo noong 1921. Alicia Siquia. Now, meron po akong isang kwento na gustong ibahagi at paboritong ibahagi sa mga bisita dahil hindi po ito alam ng karamihan. Actually, hindi ko rin po ito alam nung nag-aaral ako. Nalaman ko na lang siya nung nagtatrabaho na ako sa Malacañang. And I believe na ito po ang isa sa pinakamakapangyarihang storya na nabasa ko sa storya ng ating mga Pangulo, kaya gusto ko pong ibahagi sa inyo. So please listen to the story about this man, Elpidio Quirino. Si Elpidio Quirino po ay taga Ilocos Sur, pero hindi po mayaman ang kanyang pamilya. Ang kanyang tatay po ay nagtatrabaho sa kulungan sa Bigan, Ilocos Sur, at siya po'y pinanganak na doon sa loob ng kulungan. Doon na po naabutan ng labor ang kanyang nanay. Bagamat hindi po mayaman ang pamilya ni Quirino, siya naman po'y napakasipag at napakatalinong bata. Nag-i-excel talaga sa kanyang eskwela. Sa edad na 16 years old, nag-apply pa siyang barrio school teacher para po makatulong sa pamilya sa salary na 12 pesos a month. At tinanggap niya yun at siya po'y nakapagtapos ng high school dahil sa kanyang ambisyon dito pa sa Maynila, sa Manila High. Sa koleyo naman, UP, ang pinag-aralan ni Pangulong Quirino, pag-aabugas siya o law ang kanyang kinuha. Sa bar exams noong 1915, hindi lang siya pasado, siya po ay top 2 sa bar exams. So madaling nakahanap si Elpidio Quirino ng kanyang trabaho. Ang unang trabaho niya ay clerk at the Philippine Commission. Under po noon sila under po sila nung panahon ni Senate President Manuel Quezon. Na-discover siya ni Quezon, matalino, masipag, may potential daw na maging magaling na leader din someday. Kaya hinire po ni Quezon si Quirino bilang personal na secretary. Naging malapit po ang dalawa para silang magtatay, kaya Papa ang tawag niya kay Quezon. Mahirap para kay Quezon na i-let go siya nung siya na ang nagbabalak maging politiko. Gusto niyang maging assemblyman or congressman, sabi ni Quezon, huwag mo muna akong iwan. Bibigyan kita ng ibang trabaho. Huwag muna akong iwan. Pero sabi ni Quirino, Papa, gusto kong maging katulad mo. I want to serve my fellow Filipinos in a bigger way. So payagan mo naman ako. Wala nang nagawa si Quezon, tumakbo ang kanyang anak-anakan at nanalo agad in his first try. So Quirino became a congressman at a very young age of 29 years old. Bumalik po siya sa Ilocos Sur. At na-in-love si Elpidio Quirino kay Alicia Siquia. Si Siquia po ay mayaman ng pamilya. Meron po silang mansyon doon sa Bigan. Meron pong storya na palagi siyang dumadaan doon sa mansyon para lang maghintay na magbukas yung mga bintana at masulyapan niya ang kanyang gustong ligawan na si Alicia. Nag-pay off naman ang kanyang efforts. Nung sila po'y nagkakilala, meron daw talagang mutual admiration. Meron pong party na naimbitahan si Quirino sa Siquia Mansion. At ang storya, nag-brown out daw. Pagkabukas ng ilaw, magkayakap na ang dalawa. Yeah. So sila po ay nagkagustuhan. Pero ang edad po nila ay malayo sa isa't isa dahil siya po ay 16 years old. Si Quirino po ay 30 years old.
So, teenager si Alicia, adult man na si Elpidio Quirino. But the parents supported them at sila po'y nagpakasal sa ganong edad, 16 and 30 years old. Eventually, sila po'y nagkaanak, Limba ang kanilang naging anak, at lumipat na sila sa Maynila. Naglilingkod si Quirino noon at noong 1940s, ay meron pong masaklap na nangyari sa ating bansa. Dumating ang mga Hapon. 1941, December 7, the Japanese attacked Pearl Harbor in the United States. Walang abi-abiso, kaya po wasak na wasak ang Pearl Harbor. December 8, pagkatapos ng Pearl Harbor, tayo na ang inatake ng Japan. At kahit magkapit-bahay tayo, alam ng Japan na under tayo ng Amerika. So kalaban din nila tayo. Hindi po ganun kalakas ang pwersa natin, kaya napilitan si Quezon umalis. Si MacArthur din ay nangakong babalikan na lang niya tayo. At pagbalik nga ni MacArthur noong 1944, mas malakas na tayo sa Japan. Pero yung mga Hapon na natitira dito sa Maynila, galit na galit dahil nandyan na si MacArthur sa Leyte, wala namang pinapadalang backup daw dito sa Maynila. At feeling nila, papatayin din sila ni MacArthur. Dahil ganun ang kanilang nararamdaman, gusto nilang maghasik ng lagim. Marami pong ginawang karumaldumal ang mga Hapon na natitira sa Maynila. Pag meron pong mga batang nagtatakbuhan sa ating kapital, dudukutin yun ng mga Hapon. At pag meron pong bakbakan, ilalagay sila sa harapan. Sila po ang magiging human barrier or human shield nila. Sila ang unang tatamaan ng bala. Ang mga Hapon ay nagpunta sa mga ospital sa Maynila, especially dyan sa PGH. Hindi para tumulong sa mga nagpapagamot o nagpapagaling, kundi para patayin din sila kasama ng kanilang mga doktor at mga nurses. Ang mga nagdadasal sa mga simbahan, dyan sa May Lasal, nagdadasal na tumigil na ang digmaan, pinasok nila ang mga simbahan, pinagpapatay din ang mga kaawa-awa nating kababayan. At kahit po ang mga kaalyado nilang mga Germans dito sa Maynila, hindi naging ligtas sa kanilang karahasan. Dapat hindi na nila gagalawin yun dahil kakampi nila ang Germany. Pero yung mga German clubs ay pinasok nila. Ginahasa ang mga babaeng Aleman, nilaslas ang kanilang mga suso, pinatay ang kanilang mga anak. The Japanese became very brutal that period. At dito po sa ermita, doon nakatira ang Quirino family. Natamaan po ng bomba ang kanilang bahay. Sunog ito at nasa loob sila. Nagpapanik po ang kanyang mga anak dahil hindi makahanap ng labasan. Pero si Quirino mabilis mag-isip. Kalmado lang. Nag-ikot-ikot siya, nakahanap siya ng labasan. Nailigtas niya ang kanyang asawa at limang anak. Pero paglabas nila sa kanilang kalsada, Colorado Street, Manila, na ngayon Agoncillo na, malapit po dyan sa Taft Avenue, PGH. Hindi po nila alam na meron lang palang mga Hapon na nagtatago, nakakamouflage sa mga debris, sa mga poste, sa mga puno. At naghihintay lang sila ng mga lumalabas ng bahay para maging susunod na biktima. Sila na po yun. The Japanese saw the Quirino family and they were machine gunned. Rat-rat ng bala ang mga Quirino. Natamaan po ang anak niyang si Norma sa likuran. Unang namatay si Norma sa edad na 17 years old. Ang anak niyang si Armando, tumutulong sa kanyang mga kapatid pero may bombang sumabog at yung shrapnel sa ulo niya tumama. Patay si Armando at 20 years old. At ang asawa niyang si Alicia, buhat-buhat ang kanilang sanggol, pinoprotektahan ang pinakabata, 2 taong gulang na si Baby Fe. Pero sa kanyang pagtakbo, pinagbabaril siya. Namatay si Alicia sa sahig, yakap ang kanyang sanggol. Buhay pa ang sanggol niya, pero iyak ng iyak. Narinig ng mga Hapon. Nagalit lalo sila. Kaya isang Hapon ang bumalik sa patay na si Alicia. Kinuha ang kanyang anak, hinagis sa ere at binayoneta. So everyone, 3 anak at asawa ni Quirino ang pinagmamassacre ng Japan. Meron pa po siyang 2 natitira, buhay pa sila at kasama na doon si Quirino. Pero hindi pa nila alam ang nangyayari dahil magulo. Mabilis ang pangyayari pero pagkatalikod nila, doon na nila nakita ang lagim. Sabi po ng kanyang anak, umiiyak sa kanya si Victoria, 13 years old. Papa, si Mama, ang mga kapatid ko, buhatin natin sila. Pero sabi ni Quirino, hindi Victoria, wala tayong panahon para umiyak. Kayo na lang ang pamilya ko ngayon, kailangan niyong
makaligtas. Tumakbo kayo. At pagligtas na kayo, babalikan ko sila. Quirino saved his two remaining children. And when they were saved, he returned to where they died. One by one, he carried Norma, Armando, his wife Alicia, and his baby Fe. And he buried them at the Paco Cemetery. After po nung trahedya na yun, ay pumunta siya sa mga kalsada ng ating capital. Hindi niya binalikan muna ang kanyang dalawang anak para tumulong pa kung sinong pwedeng tulungan. Meron din pong storya na naaawa siya sa mga kababayan nating nasa kalsada dahil patay na, naaapakan pa. Gusto niyang ilibing. Pero hinang-hina na si Quirino, hindi niya na kayang ilibing. Tinabi niya daw yun para hindi na maapakan, to pay them respect at least. Quirino was suffering physically but more so emotionally from what just happened. But he did what he can as a public servant. After that, he never shared this story again except for one time with his fellow senators and his family members. But in 1948, Quirino became our president. At nung siya na ang pangulo, pwede na siyang maghiganti sa Japan. Pwede niyang pagbayarin lalo ang mga Hapon sa war reparation, war damages, padagdagan ng padagdagan. Nagdubro na po sila doon ng peace negotiation sa San Francisco nung time niya. Pwedeng hindi tayo pumirma doon at hindi makisali dahil kawawang kawawa tayo sa mga Hapon. But everyone, when he was president, meron pong 105 Japanese prisoners pa na nakapiit doon sa Bilibid prison sa Muntinlupa. Yung 105 po na yun ay mga war criminals. Ibig sabihin, they did the unthinkable. And who knows na baka meron doon nakasama na pumatay sa kanyang pamilya. Half of them were going to be executed. But Quirino, as president, stepped in and he said, "The 105 Japanese prisoners of war will be given pardon. Set them free and send them back to Japan." Pinalaya po sila at nakabalik sila lahat ng Japan. At galit na galit ang mga kababayan natin. Wala pang 10 taon, pinapatawad mo na sila. At baliw ka, sabi nila, dahil bakit mo papatawarin? Pinatay nila yung asawa mo at mga anak mo. Ganun-ganun na lang, tapos papabalikin mo pa ng bansa. Ang dami pong nagalit, ang daming hate and criticisms kay Quirino. But he never responded. He kept quiet, and in his last year as president, 1953, siya po'y nagkasakit at nagpa-opera sa Amerika. Sa Baltimore, Maryland, habang nasa kama siya ng ospital, gumawa po siya ng mensahe kung bakit niya pinatawad ang Japan. And everyone, ang mensahe po na ito ni Quirino ay hindi nailagay sa mga magazine, sa mga libro, na alam ko, kaya't ako po'y nag-research at nahanap ko po siya sa Ayala Museum. Gumawa po ako ng kopya. Ito po ang mensahe ni Quirino ginagawa sa kama ng kanyang ospital upang i-explain sa ating mga kababayan kung bakit niya ginawa ang kanyang desisyon. Sabi po ni Quirino, "I have extended pardon to Japanese prisoners in the Philippines. I should be the last one to pardon them as the Japanese killed my wife, 3 children, and 5 members of my family. I am doing this because I don't want my children and my people to inherit from me hate for people who might yet be our friends for the permanent interest of the country. After all, destiny made us neighbors. I am happy to have been able to make this decision as head of a Christian nation. But my favorite is the last part." Sabi po ni Quirino, "Love of fellow creatures will always be the supreme law among men and nations and the basis of world peace." Everyone, sa 3 bansang sumakop sa atin, Spain, America, Japan, palaging tinuturo sa atin na napakatagal ng mga Kastila, 333 years. Ang mga Amerikano ay 48. Pero ang mga Hapon ay 3 taon lang. Yun ang pinakamaiklit, pero yun po ang pinakamasaklap. Napakadami pong nagdusa sa 3 taon na yun. After po ng World War II, isa daw sa pinakawasak na syudad sa buong mundo ay ang Warsaw sa Poland. Ang Berlin ay kawawa din. At sa ating history, 2 syudad lang ang nakaranas ng atomic bomb, Hiroshima
Nagasaki. But everyone, Manila is most of the time forgotten. Sa Nagasaki, ang estimated pong number ng namatay sa atomic bomb ay 70,000. But Manila, after World War II, suffered 100,000. Mas marami pang namatay sa Maynila. Wasak na wasak ang Maynila. Ilan na lang ang mga nakatayong gusali. Kabilang na ang Malacanang. Dahil wala naman na ang mga Hapon pagtapos ng liberation. Pagkatapos nila na pagdating ni MacArthur. Manila is one of the most devastated cities after World War II. And the Japanese played a big part during that time. But today, Japan is our best friend. The reason why we're very close to Japan today is because of a decision made by a former president. At yung pong desisyon na yun ay yung kwento na binahagi ko sa inyo ngayong umaga. Ang kwento ni Elpidio Quirino. Nabigyan sila ng pagkakataong, to give them another shot, to prove to us that they are our friends. Na tayo ay parehong nasa Asia, kailangan nating magtulungan. And ever since that time, wala nang tigil ang pagtulong din ng Japan sa ating bansa. Sa mga war equipment, sa mga ships na pandigma, at hanggang sa ngayon, sa pinakaunang subway na magkakaroon tayo sa 2019, parte ang Japan International Cooperating Agency. 2017, up to $4 billion sa official development assistance. Marami nang nagbago. Everyone, this pandemic prevented us from traveling all over the world. But last year, things got better at pwede na tayong bumisita kahit sa anong parte ng mundo. Mga kababayan ko, baka po meron kayong pagkakataong makapag-travel. Baka makadaan kayo sa Japan in your lifetime. If ever pong nandun kayo, gusto kong isuggest na dumaan kayo sa capital ng Japan, Tokyo, Japan. Kung nasa Tokyo kayo, hanapin nyo ang parke nila. Ang tawag ng mga Hapon doon ay Hibiya Park. Sa Hibiya Park, Japan, ay may monumento para sa ating kababayan. Siya lang ang tanging presidente na may monumento sa buong Japan, si Elpidio Quirino. Last month po ay nakapunta ko ng Japan. Natupad ko ang aking pangarap at hindi ko po kinalimutang dumaan sa kanyang gallery or sa kanyang monumento. Ito po ang monumento ni Quirino sa Hibiya Park, Tokyo, Japan. At ang mensahe po ni Quirino ay iyaan ang nakalagay in English and Nihongo. So this is the story of Quirino.